Hello mga kapatid, at least good morning. Ayun mga kapatid, salamat sa Lord. Ano, kamusta na kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa biyaya ng Lord. Ayun, yung mga na nangyayarin ulit-ulit na tayo na ECQ, MAQ, ano pa ba yung mga puro Q. Ay, narito pa rin tayo. Magpatatag tayo at lakasan natin ang ating loob. Nalangin tayo sa bawat pagising natin o sa buong maghapon na tayo may ginagawa. Ialay natin sa Lord. Panalangin yun. Lahat ng ginagawa natin, prayer yun. Praise God. Thank you, Lord. Itong pag ginagawa natin, pagsisir ng Word of God, oh, ilang salamat na tayo. Iningatan niya, salamat sa blood covering in Jesus' name. Amen. Ayun, ang verse natin ngayon ay Joshua pa rin 1:5. Praise God. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, sabi ng Panginoon kay Joshua. Na sinasabi din sa atin ngayon, kung anong mga pangalan natin, palitan natin ang pangalan natin, itong pangalan Joshua. Gaya ng pagnubay ko kay Moses, hindi kita iwan ni pabayaan man. Amen. Yung hindi nga iniwanan ng Lord si Joshua. Ayun, yung pagsimulan natin mga kapatid. Tapos ilugsong natin ay Joshua 10 verse 1 and 2. Ito na yung mga kalaban dito na nagtutulungan si Joshua, subalit ang katulong ni Joshua. Nasamahan nga daw siya. Sasamahan daw siya. Kaya, napagtagumpayan lahat ni Joshua yung mga kalaban niya. Praise God. Ganun din tayo ngayon. Sasamahan tayo ng Lord, kaya nga buhay pa tayo. Iingatan tayo at pinagtanggol ni Yahweh. Praise the Lord. Hallelujah. And Joshua 10 verse 1 and 2, nabalitaan ni Adonisedek. Sosyalin pangalan to ah. Hari ng Jerusalem na sinakop at tinupok ni Joshua ang lungsod ng Ai. Nabiltaan din niya ang ginawa ni Joshua sa hari ng mga mamamayan ng Ai at nang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Ayun yung kinalaban niya yung titira ni Rahab. Nung sinundan nito mga ptid, roon nalaman din niya na ang mga taga Gibeon ay nakipagkasundo at nanirahang kasama ng mga Israelita. Hallelujah. Thank you Lord. Verse 2, labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod. Kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai at magigiting ang mga mandirigma nito. Hallelujah. Laman ng maraming hari na ito. Nakiisa nga ang limang haring Amoreo. Ayun, haring Amoreo. Ang hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon. At pinaligiran nila ang at sinalakay ang Gibeon. Oh, napakabuti ng Lord, mabuti nang pasakop kay Josue itong mga taga Gibeon. Praise God, napakabuti ng Diyos. Ano? Thank you Lord. Hallelujah. Verse 5, ngayon nabasa na natin, verse 8. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot. Lagi itong sinasabi. Sa kanila, ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Hallelujah. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa iyo. Yun yung pinangako ng Lord kay Joshua doon sa 1 verse 5. Hindi daw siya magtalo hangot habang bubuhay. Kasi samahan siya ni Yahweh. Thank you Lord. Hallelujah. Verse 10 hanggang 11. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito. Niloob ni Yahweh na magulo yung makalaban ni Joshua, yung limang hari. Isipin mo yung lima. Si Joshua ay isa lang at saka yung mga Israelita. Pero dahil kasama nila si Yahweh, kaya nalupig nila itong kalaban. Hallelujah. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga taga-Israel sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong sa Bethoron hanggang sa Isika, Asika at Makid. Samantalang tumakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo. Hallelujah. Ayun. Buhat sa langit, umabot ito hanggang sa Esika at napakaraming natigpak na matay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. Hallelujah. Ayun, tinulungan sila ni Yahweh. Ay tayo ngayon, kikipaka tayo. Physical man, hindi tayo madadaig ng kaaway kasi nga sasamahan tayo ni Yahweh. Praise God. At ito ngayon, yung isinishare natin para yung mga taong nakakaranas ng mga itong kaguluhan, minsan emotionally, mga isip at mga puso ay naglalaban ng mga demo. Madaig natin, praise God. Sa tulong ni Yahweh, hallelujah. Thank you, Lord. Ng Isaiah, ayun, panulan siya ng ilo, nagkulog at nagidlat pa. Isama na rin natin mga Isaiah 29 verse 6. Sabi nga ginagamit ng Lord yung
ang kulog mga para magligtas sa kanyang malingkod. Ayun, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang nagpadala ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi at naglagablab na apoy upang ligtas ka. Niligtas ni Yahweh sila, Sweden sa kipaglaban nila. Nagpaulan siya ng yelo. Para ligtas pa rin yung mga Israelita na ginamit pa rin doon sa Sweet Chapter. Sa Isaiah 29 verse 6, tapos sa Josue, Joshua 10 verse 11. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos. Ayun. Ito na tayo sa Joshua 11. 5 and 6. Nagkaisa ang maharing iyon na pag-isahin ang kanilang... Ayun, may mga hari uli. Napakaraming mga hari-hari dito na nakipaglaban kay Joshua. Nag-isa ang maharing iyon na pag-isahin ang kanilang mga pwersa at sama-sama silang magkampon sa may batisan ng Meron upang salakayin ang Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot sa kanila. Aasahan mo bukas sa ganito ring oras, lilipulin ko sila. O yan, si Yahweh ang lumipol. Silang lahat para sa Israel, lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe. Ayun, ganun ang labanan noon, physical mga kapatid. Ngayon, physical, spiritual, may nakikipagbaka pa rin tayo. Pero kasama pa rin natin ang Panginoong Yahweh. Hallelujah. Amen. 9, verse 9, Joshua 11 pa din. Ginawa sa kanila ni Joshua ang utos ni Yahweh. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Ngayon yung kanong sinabi ng Lord, kailangan manalig ka lang. At kung di mo yung utos na, kasi siya naman ang gagawa nun. Manindigan ka lang. Praise God. Hallelujah. Hanggang sa panahon ito, emotionally, physically, pinalakas tayo ng Lord, pinatatag tayo. Yung mga karanasan, yung mga pinaghariyan ng mga kung ilang hari, yung hari ng kasakiman, ng pagiging ganid, ng pagiging makasarili, pagharian ng paghari ni Haman, na sakim at ganid na siya rin ang mapahamak. O, hanggang ngayon, may mga taong ganun at ito pa rin palaban natin sa salita ng Lord. Amen. Joshua pa rin, 11 verse 19 and 20. Praise the Lord. Walang nakipagsundo sa Israel kundi ang mga hibita na nanirahan sa Gibeon. Ayun, yung mga naligtas na nanirahan doon sa Gibeon. Naligtas sila. Kaya hanggang ngayon nasa kabilang pa rin sa mga Israelita. Amen. Pinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipulin lahat at matupok ang kanilang mga lungsod. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moses, ayun, yung Gibeon lang ang makipagsundo kaya hindi sila napahamak. Amen. Pero ito ngayon, hindi naman ngayon, pero sa tapos na sa panahon nila, ganun lagi ang labanan. Pero sa panahon ito, nung nagkataong-taon na si Jesus, kailangan na tayo nanalig ang magtiwala sa Lord at para tayo maligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ayun, verse 23. Sinakop nga ni Joshua ang buong lupain iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Ayun. At pinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos ito, namuhay na ng mapayapa ang mga Israelita sa lupain iyon. Ayun, ngayon naman, ito sinisir natin to para mapagharian tayo ni Yahweh, hindi ni Yawa. At hati-hati natin sa kayamanan ng Lord na ito na hinahasik niya yung Word of God. Talabas ang buo ng bawat lipi. Ayun. Thank you, Lord, naman na ito ay natagpuan natin ang kayamanan ito na ating pinanghawakan sa araw-araw. May labanan. Sa isip na lang natin, ang daming mga pinaghahari na demon na naglalaban. Pero dahil sa biyaya ng Lord, nadadaig natin. Nakapag-isip pa rin tayo ng mabuti sa tulong ng Panginoon. Amen. Praise God. Ayun, kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Ayun nga sa 2 Corinthians 5:15. Please na bless ako doon magpatid kasi namatay daw para sa lahat upang nambubuhay ngayon. Ngayon, bukas, ngayon uli yun. Ayon sa, huwag nang buhay, ayon sa kanyang sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Pag namatay na tayo sa ating sarili, yung mga naghahari sa atin niya, kung anong kasakiman o demong na yan, ay mawala na rin. Amen. Praise God. At pagka ikaw ay mapayapa ang isip at wala kang panlalamang sa kapwa, ayun, mapayapang buhay yun. Walang naghahari na kung sino-sino mang hari dyan. Kung ano-anong kasamaan. Amen. Dahil nga si Jesus na, ang Panginoon na, ang Panginoong Yahweh, ang naghari na sa ating isip, sa ating puso, at sa ating buhay, kaya payapa na tayo, ano mga kapatid? Spiritual, emotional, o physical. Mapayapa ang buhay natin kung alam natin tong salita ng Lord. Amen. Wala tayong
andito na tungkol dito, eh, vaccine urirat. Eh, ay, bakit si Josue ganun? Bakit si Josue ganun? Wala na nga tayong pakialam doon. Ang ano to, binabasa at binabalikan natin na ganun sila subaybayan niya. Eh. At ngayon, subaybayan din tayo kung maayos yung ating pamumuhay sa daigdig na ito. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Joshua pa rin, 12 verse 9. Ito nga ang mga haring tinalo ng Israel sa pagitan ni Joshua. Ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel. Ayan, 24 lang. Verse 24, 12. At ang hari ng Tirsa lahat ay 31 hari. Isipin nyo yun. Buong buwan ng Agosto, 31 hari. Hallelujah. Ayun. 31 yung ba ng Agosto? 31 araw. Eh, sa araw-araw na yan, kung kayo pinagharian ng Panginoon, yung mga naghahari na yan na mga kung ano-ano kasamaan, ay, mapayapa ang buhay mo kasi na matay na yan dahil sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:15. Pag namuhay ka na ayon sa Espiritu, Jesus, na nasa ating mga puso na, ayun, magkaroon ka ng payapaan yan. Sa loob ng 31 na araw ng buwan ng Agosto, dasi Agosto ngayon. Hindi ko alam kung kailan na upload tong ating pinal mga kapatid. Ay, may kapayapaan ka. Thank you, Lord, sa bawat araw. Thank you, Jesus. Kung namatay ka na sa sarili at nabuhay ka na ayon kay Kristo. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Nabasa lang natin to. Hindi dahil sila yung ating... Kasi tapos na sila. Ang pinag-usapan ngayon tayo. Paano tayo namumuhay, mga kapatid? Tayo ba'y kabilang dito sa mga nilipol ng managahari na lumulusog kina Joshua o tayo nabubuhay? Dito sa daigdig na ito ng pinagharian ng Panginoon. Amen. Ayun ang tanong. Ang tanong, mga kapatid, sino naghahari sa atin? Itong 31 na hari ng mga kalaban ng Israelita o pinagharian tayo ng Diyos na buhay at ang pangyarihan na naghahari sa buong daigdig? Hallelujah. Thank you, Lord. Saka pa tayo magkaroon ng katamikan, mga kapatid, pag ang hari na ng mga hari ang naghahari sa puso at isipan natin. Ayun, magkaroon tayong tahimikan. Kasi yung 31 hari na ito, ibig sabihin, araw-araw, kompleto. So, sino-sinong hari ng kasamaan yung naging hari sa isip natin. Wala na yun. Patay na sila. Pagka tayo namuhay na ayon sa Espiritu, praise God, hallelujah. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kailangan lang natin ay bawat pagbasa natin ng Bibliyang ito. Hindi lang para magbasa tayo o tapos ay quintuple ni ganun. May matutunan tayo at mabago yung ating pamumuhay. Thank you, Lord. At itong mga hari natin, yung 31, napatay natin yung Diyos lang. At ngayon, kung tayo ay magpakatatag tayo at manalig tayo sa Panginoong Jesus, na namatay at muling mabuhay. O, magkaroon tayo ng tamikan sa bawat araw. 31 days man yan. O 30 o 29 o 28. Pinaka, ano yung February 28. Ay, wala tayong dapat takutan at tahimik ang buhay natin. Amen. Kasi nga, wala nang naghahari sa atin kundi ang Panginoong Yahweh lamang. Jesus name. Praise God. Kaya marami tayong natutunan at na ipamuhay dito sa mga binasa natin. Amen. Hindi para binasa lang natin, kundi makakuha tayo ng aral at maipamuhay natin sa araw-araw nang magkaroon tayo ng kapayapaan sa daigdig na ito na ang dami nga naman naghari sa araw-araw, 31. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Pero kung naghari na nga naman ang Diyos na buhay at pangirihan sa lahat, ang kaisa-isang hari, na hari ng lahat, ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Sa gitna ng sanlibutan ito na ito pa nga, may dinadaanan tayo nitong pandemic na hindi natin nakikita. Na kung ano-ano ng mga negative yung nababalitaan natin, pakinggan lang natin, huwag natin mag-focus doon. Mag-focus tayo sa salita ng Lord. Kasi siya lang naman nakakaalam. Praise God. At huwag na rin tayo ma-stress, mga kapatid. At huwag na rin tayo, huwag na natin kadibdibin yung mga negative na nangyari. Kailangan kadibdibin natin kung ano kabuti ng Lord. Kung ano kabuti ng Panginoong Jesus para tayo pumunta sa ito sa daigdig na itong kung ano-ano nangyayari para maghirap. Maghirap siya para tayo iligtas. Ayun, doon tayo pumukos, doon tayo tumingin, mga kapatid. Amen. At lahat ng ito ay may matutunan tayo sa bawat araw na pag-aaral natin itong salita ng Diyos. At may pamuhay natin, may share din natin sa iba para patuloy yung positive na mangyayari ang mangyari sa atin at doon tayo mag-focus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mga kapatid, sa pakikinig niyo. Nang dalangin ko lagi araw at gabi ay lahat nga ng mga narinig natin salita ay magkaroon ng bunga ng kabutihan sa ating mga puso at isip para tayo makapamuhay ng payapa. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen. Praise the Lord.